Welcome back to our channel. So, for today's video, guys, gusto kong i-share sa inyo yung ginagawa ko or yung ginagamit ko sa buhok ko para mas mapatibay, mawala yung dryness, at pinakamahalaga kung yung nakakatulong sa kanya para mas humaba or para mas mabilis humaba. So, kung gusto nyong malaman kung ano yon, please keep on watching. Hindi nyo kasi ma-appreciate masyado, guys, kasi nga madilim yung ilaw, pero ayan siya. Sa disclaimer lang, guys, hindi ko sinasabi na meron akong perfect na buhok kasi hindi siya perfect. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga nakatulong sa akin kasi nga baka lang, guys, maging effective din sa inyo. Kasi karaniwan sa ating mga girls, ang mga nagiging problema natin sa buhok natin, nagiging dry siya. Lalo na pagkamukha ng buhok ko na laging kinukulayan. Diba, guys? Pag yung buhok laging kinukulayan, na-dry siya ng sobra. Yung iba, nararubberize, nasisira, ganyan. Pangalawa is, meron ding mga girls na pinoproblema nila kasi ang bagal humaba nung buhok nila. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung ginawa ko para mabilis humaba, hindi siya maglugas, at hindi siya maging dry. To hair, patient is the key. Hindi naman pwede na pagka may ginawa ka sa buhok mo, effective na agad yan. Kailangan ng maraming try, ganyan, para makita mo kung ano nga ba yung hihiyang sa'yo. So, ako marami din akong sinubukan, and eto yung talagang pinaka naging effective sa akin. Hindi ko na patatagalin pa, guys. Eto nga pala yung aloe vera na soothing gel ng Nature Republic. Guys, mas maganda kung yung mismong aloe talaga, kung meron kayong tanim or may mahukunan kayo, yun yung mas effective. Kaso ako kasi wala naman akong mahukunan dito, kaya eto na lang yung ginagamit ko, yung Nature Republic ng aloe vera. Kung sakali, guys, may mahukunan kayo ng tanim na aloe vera, pwede kayong gumawa ng sarili nyong hair mask. Meron akong mga nabasa na dalawang ways kung paano gumawa ng sariling hair mask. Yung una is yung aloe vera na hahaluan ng yogurt. Tapos pangalawa naman is yung aloe vera na hahaluan ng apple cider vinegar. So kung ano yung mas gusto nyo, pwede nyong itry yun. Pero kung wala kayo nung halaman na aloe vera tulad ko, pwede nyo itong subukan kasi ito, guys, subok ko na siya. Alam nyo ba, guys, na si aloe vera is one of the magical ingredients na mailalagay natin sa buhok natin. Kasi nakakatulong siya para mag-heal yung mga damaged cell sa anit natin. So, nakakatulong din siya pampawala ng dandruff, pampawala ng dryness, papantanggal ng split ends, at saka isa pa, nakakatulong din siya para mas mabilis humaba yung buhok natin. So, paano ko nga ba yun, guys, ginagawa sa aking buhok? Pero kanina, ginawa ko siya kaso nakalimutan ko namang mag-video. So, ngayon, ituturo ko na lang sa inyo kung paano nga ba siya gawin. So, ayun nga, guys, di ba ginagamit ko din to sa mukha pagka wala akong Jeju Aloe Eyes? Pero, syempre, hindi mo ilalagay sa buhok mo yung galing sa rep kasi malamig yung desh. So, magbukod ka. Kung gumagamit ka ng ganito sa mukha mo, siguro mas okay na bumili ka ng gagamitin mo lang para sa buhok mo, tapos wag mo siyang ilalagay sa ref. So, ang gagawin nyo lang, guys, is kukuha kayo ng product. So, sabihin na natin kumuha ako ng product. Tapos, halimbawa, meron akong sa kamay na product. Una nyong lalagyan, guys, is yung anit. Ayan, yung anit, ganyan. Tapos halimbawa, susuklayin nyo siyang ganyan, lalagyan mo. Make sure na malalagyan nyo lahat ng anit nyo. Pag-apply, guys, sa anit, huwag nyo siyang gamitan ng suklay. Gagamitan nyo lang siya ng suklay sa paghahawi. Pero dun sa paglalagay ng product, kakamayin nyo lang siyang ganyan. Tapos, ayan, ikakalat nyo lang siyang ganyan hanggang malagyan yung buong anit nyo. Tapos kung sa tingin nyo nalagyan na lahat ng anit nyo, nun ka palang kukuha ng mas maraming aloe vera, tapos ilalagay nyo na siyang ganyan sa buhok hanggang sa ilalim. Isa pa, guys, kailangan pinakamarami kayong ilalagay sa dulo kasi nandyan yung mga dry ng buhok natin. So, dyan nyo damihan. Pag nakita nyo na, guys, na puno na siya, basa na siya ng aloe vera, nun nyo siya dahan-dahang suklayin hanggang
ma-absorb na ng buhok natin lahat ng product na nilagay natin. After nun guys, hindi nyo pa siya babanlawan. Papatagalin nyo siya ng 1 hour. Mas mainam kung mas matagal. Pwede siguro mga 2 hours kasi mas magiging effective pagka mas matagal nyong binabad sa buhok. Pero guys, di ba, lagi nyong tandaan, hindi naman sa pagka isang lagay lang eh, parang magic, natitibay na agad yung buhok mo, na hindi na agad maglulugas. Siyempre guys, pilitin yung gawin ng mas madalas. Ako ginagawa ko siya once a week. So, kung may time kayo, mas maganda kung twice a week. So, ayun nga guys, ang aking sikreto. Ayan. Kung bakit may kulay yung buhok ko. Pero, tignan nyo naman guys, hindi sa pagyayabang. Sobrang lambot niya. Tapos, yung dulo niya, wala siyang masyadong sira. Hindi kamukha dati. Ayan. Tapos, ang bilis niyang humaba. Ayan, oh, kakaputol ko lang dyan, pero sobrang haba niya na ulit. So, yun lang guys. Sana may na-share ako sa inyo. Sana maging effective din siya sa inyo, gaya ng pagiging effective sa akin. So, yun lang. Thank you so much for watching this vlog, and I hope to see you in the next one. Bye!